Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ang tagal ko nang hindi nakakapag-upload dahil ako ay laging busy. So, ayan. Yung aking alaga ay gumagala. Dito kami sa labas ng bahay kasi nga, medyo malamig na, malapit na yung taglamig. So, taglamig na naman mga kapwa kong OFW. So, magtitiis naman yung iba, lalo na yung mga pinapatrabaho sa loob ng sa labas pala ng bahay, yung mga pinapatrabaho sa labas ng bahay. So, sobrang lamig. So, kawawa na naman yung mga, iba na walang mga kulang sa mga gamit sa pandamig. So, kinakailangan naman natin ng laging may basilin yung ating kamay kasi magsusugat-sugat na naman yan sa sobrang lamig. So, ayan, nagsisilip din yung aking alaga. Ayan, dito kami sa labas. So, masarap na ngayon dito sa labas kasi ngayon, nagsisimula na yung taglamig. So, di ba? Kasi nag-bear na nga. So, malamig na rin. So, hindi na rin masyadong mainit sa araw. Sa pag-araw, okay na. Medyo nakakalabas na konti. Dirty lilila. Mugla sa akil kila, Chuk. Hay, wasa. Okay? Don't eat. Ayan. Yung alaga ko ngayon, nandito kami sa labas. Lumabas kami. And gusto niya maglakad-lakad kasi nga hindi na masyadong mainit. Medyo malamig na yung lumalabas na hangin. Yes, my love. What is your one? Yan. So, yan. So, minsan, pag wala tayong mga, na ayaw akong pasalitay ng aking alaga. So, di ba? Medyo blessed talaga yung mga OFW kahit papaano malaya sila mag-cellphone. Yung bang hindi masyadong pagod sa trabaho. Sobrang blessed na at saka maayos yung sahod, makakain ng maayos. Kaya sobrang blessed na talaga yung mga OFW na gano'n, na hindi katulad ng karamihan ay minamaltrato, hindi nakakakain, hindi libre ang pagkain, at tinitipid talaga sila sa pagkain, tapos nahihirapan pa silang singilin ang kanilang sahod tuwing katapusan. So, kaya minsan napakasarap pakinggan, or kung hindi dito sa ibang bansa, para sa kanila, masarap pakinggan kapag OFW. Masarap pakinggan. Pero yung talagang OFW, hindi masarap sa kanilang pakiramdam. Pero para sa aming mga OFW, kahit mahirap, masaya kami. Alam nyo kung anong nakakapagpasaya sa isang OFW, lalo na kapag hindi ka makasarili, ay yung maibigay mo yung pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Lalo na pag yung mga may anak na, naibibigay nila yung kailangan ng kanilang mga anak, yun yung happiness nila kapag napasaya nila yung kanilang anak. So, yung mga wala namang anak, syempre, happiness nila kapag naibibigay nila yung pangangailangan ng kanilang mama at papa. So, katulad ko, yung mama at papa ko, naibibigay ko yung kailangan nila, pero hindi lahat. Hindi naman sa sobrang nakakaluwag. Kasi, magkano lang din naman ang sinasahod naming mga OFW. Siyempre, katulad namin na hindi din lahat libre, siyempre yung mga personal needs namin, so kami na yung bumibili noon, hindi nila yung binibigay or hindi nililibre sa amin. Kaya may mga binibili pa rin kami, at pag may mga gusto kaming pagkain na ibang pagkain, kami ang bumibili at nakakapagluto. Yun lang din ang kinaganda. Pag lumabas ka, makalabas ka, makabili ka na kung anong mga gusto mo. Hindi katulad dati kung abroad noong sa ibang lugar ako, hindi ka na nga makakain ng maayos. Tapos, kasi nga, hindi mo rin sila masisi kasi nga wala din talaga sila. Isang beses lang din sila makakain sa isang araw. Ang kain lang doon 9:30 or 10 ng gabi. So, yun lang yung talagang kain doon. So, hindi mo talaga masisi. Siyempre, shampoo, sabon mo doon, lahat na rin sa'yo. Ang mahirap pa doon, ang hirap mo pang makalabas. Dito naman, tuwing sahod mo, makalabas ka, makabili ka ng mga pangangailangan mo. So, yun yung talagang happiness namin ng mga OFW, ay yung maibigay namin yung mga pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay. Kaya sana na-appreciate nyo kaming mga OFW, dahil unang-una pa lang napakasakit na sa amin yung malayo kami sa aming mga mahal sa buhay. Ang dami pang pagsubok sa buhay naming mga OFW. Ilan lang siguro ang nagiging perfect ang kanilang buhay dito sa ibang bansa, yung hindi sila na-stress sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, sa kanilang mga kalibin. Iilan lang ang hindi na-stress, pero kalahatan, halos kalahatan yung iba kasado na may mga apo, na may mga anak na nagkakahiwalay pa pagdating ng araw dahil nga sa LDR na hindi naiintindihan ng iba minsan. So yung sa amin lang naman ay na-appreciate kami at nabibigyan kami ng konting panahon dahil kami lahat maraming bawal, pero kahit maraming bawal, yes my love, kahit maraming bawal, ayaw na akong magsalita. Gumagawa kami ng paraan para lang makakontak kami sa aming mga mahal sa buhay. So, yun.
Kaya sana pinapahalagahan nyo kami. Huwag yung niyawag niyong isipin na yun, wala namang naibibigay na malaking pera sa akin, wala namang naibibigay na pera sa akin yan, porke ganun din yun na kami pinapahalagahan. Alam niyo ang hirap sa aming mga OFW kasi, yes, my love. Ay, gusto rin maupo katabi ko ang alaga. Oh! So, yan. So, yun na nga yun. Sana na-appreciate no kaming mga OFW kasi minsan akala ng iba porque yan walang anak, walang asawa, mga ganito ganyan, ay may pera na, marami ng ipon, pwede nang utangan ng utangan or anytime, pwede kang mag, ano, sa kanya mangutang. Excuse lang po kasi siguro ang bawat isa ay mayroong obligasyon. Kaya minsan hindi natin maano na laging isipin na yung problema natin ipapakargo pa natin sa mga ibang tao. Kasi minsan naisip ng iba na, bakit sa akin pa lumalapit, may mga kamag-anak din naman. Walang problema kapag meron at talagang nakakasave kami. Kasi hindi lahat ng OFW ay nakakasave. Kasi ang lahat ng OFW, halos lahat ng pangangailangan ng nasa Pilipinas ay inaasa na sa mga OFW. Kaya ang talagang pinakakawawa ay OFW. Kaya minsan kami mga OFW, kahit pagod na kami, napapagod lang kami, pero hindi kami sumusuko dahil alam namin may mga obligasyon kami. Iniisip namin na kapag sumuko kami, kami yung talo. Uuwi kami na wala kaming dala, kami yung talo. Pagdating namin ng Pilipinas, yung mga nasa Pilipinas, okay lang sila kahit walang pera, kahit walang makain. Sanay naman sila. Eh kaming mga OFW, naranasan namin na magkaroon ng sahod. Iniisip talaga namin na kung paano kami babalik, paano kami magkakaroon ng buhay. Kasi hindi namin kakayanin, nakikita namin yung pamilya namin naghihirap. Yung kasi yung pinaka ano namin na ayaw namin makitang naghihirap. Although hindi naman nakakapagpayaman talaga yung pagiging OFW kasi buti sana kung naiipon mo lagi yung pera mo. Kahit iniipon mo yan, nauubos pa rin yan kapag yun lang ang inaasahan mo. So kailangan talaga laging may sahod. Uff, unauntog na. Kasi likot-likot mo eh. Yala. Sana nga, na-appreciate nyo naman kami minsan ng mga OFW. Kinabigyan nyo sana kami minsan ng halaga. Kahit konting halaga lang naman, kahit konting pansin lang naman, na binibigay nyo sa aming mga OFW. Huwag nyo naman kami sobrang sagarin. Kasi kaming mga OFW, alam nyo, sa sobrang hirap ng buhay namin, minsan sinasabi, oh, mahirap pala buhay nyo dyan, bakit yung gusto mag-abroad? Eh di bali nang maghirap, at least may sahod na inaantay tuwing katapusan. Kesa nasa Pilipinas ka, na-stress ka, wala namang inaantay na sahod, diba? Eh, wainti, habibti, lili. Tapos, habibti, inti, habibti. So sweet naman yan ng mga ilago. So, ayan. Ay, nalawa, wala ako sa sinasabi ko. Kasi nga, kulit mo naman eh. Nam! Hi. Tapos yun. Ang dami kong gustong sabihin, nawawala ako dahil dito sa baby na to eh. Ang kulit-kulit. Ang kulit-kulit. Habib, tinti. So, yun lang yung talagang ma-share ko sa inyo. Once na may mga family kayo dito, may kaanak kayo dito, yun yung ma-share ko sa ating lahat, sa mga hindi OFW at kapwa ko OFW. Pareho tayong magpahalagahan, pareho nating i-appreciate ang isa't isa. So, lalo na yung mga OFW, dapat ina-appreciate natin at pinapahalagahan natin yung bawat sentimo na kanilang pinapadala. Na sana man lang sa mga nasa Pilipinas, sa mga nasa bahay, sana man lang pahalagahan at magtanim-tanim pag may time para hindi lahat binibili, na hindi tayo mag feeling mayaman na porque may abroad lang tayo. Kasi dati wala namang mga abroad, na bubuhay din tayo eh. Kaya sa mga konting meron tayo, pahalagahan natin. Huwag natin basta-bastahin yung kinikita ng mga OFW dahil hindi masarap-sarap ang buhay ng isang OFW. Alam nyo lang, sa umaga pa lang ang hirap ng gumising, pero kinakailangan bumangon dahil yun ang trabaho. Minsan ang tulog namin 5-4 hours lang, mga ganun lang ang tulog. So kinakailangan bumangon kaagad. So yung tulog pa lang, minsan iniisip ko, ay gusto ko nang matulog ng mas mahaba, gusto ko makauwi na para ano, makatulog na ako ng mahaba, pero wala pang pera kaya hindi makauwi. Ayun. So yun yung mga
talagang gusto, pinapangarap ng OFW na makatulog ng mahaba pag uwi ng Pilipinas. So, sana ganong mga, sa mga mayroong kamag-anak na OFW, pahalagahan natin sila at mahalin natin. Iparamdam natin sa kanila na mahalaga sila sa buhay natin para hindi madagdagan yung mga stress nila. Kasi yung pangungumusta at pasasalamat natin sa isang OFW, yun ay isang napakalaking bagay na. Isang napakalaking kaligayahan na sa isang OFW. Ayun na yung alaga po lumayas na nilayasan na ako ng aking lili. Nilayasan na ako ng lili ko.